Nag-iisip kayo kung ano itong nasa ulo ko. Ako po ay maliligo na. Kaya lang, naisipin ko munang mag-ring sa inyo para ganahan ako maligo. So anyway guys, kararating ko lang din kasi alam mo, sa trabaho natin o sa trabaho namin, hindi lahat ng araw kumbaga sa gulong, hindi lagi nasa ibabaw. Ngayon ay nasa ilalim kami. Masaklap. Flat pa. Sobrang pagod, diba? Isipin mo, tumirik. Pinuntahan namin sa tungko. Sunod-sunod kami doon sa susunduin. Ako na rin nagsundo. Sinakay ko na rin sa kotse ko. Kasi nga, tumirik yung owner. At bulok na. Gaya nung pinost ko nung nakaraan na maghapon namin ginawa, napakahirap gumawa ng ano, parang sesame. Pag maraming anay, pag pinokpok mo isang plywood, asahan mo, damay-damay. So ganun din sa sasakyan. Kaya tumirik, kung ako bimayari. Nako, nung sumakmo na, tinala namin dito sa talyer, nakita ko yung carburetor niya. Nagluwagan yung mga bolt doon sa pinaka base niya. Hindi ko nga rin malaman bakit nagkaganon. Maraming may ano eh, may sumabatahe. So yun, kanina naman ang ginawa namin, walang customer na bago dumating, yun lang yung owner. Meron rin akong isang ni-rewind na motor. So yun naman, ang may-ari noon, nagpapagawa sa akin ng free energy. So bagong ano to, bagong motor na dinala, pinadesignan sa akin ng pinasalpakan ng kawad para kasi nung una daw, naliitan. So electric pan lang at saka mga ilaw ang pwede ko drive. So yung ginawa niya, bumili siya ng magnet wire na mas mataba para mas marami madadala doon sa ano, appliances. Titingnan natin kung anong magagawa niya. So ako naman, pag sinabi niya rewind lang, may bayad din naman eh, kaya sundin na lang natin yung napapagawa. So kinulang ng magnet wire kaya hindi rin natapos. At bukas siguro na nito mayari, kaya abangan niya. I-post ko rin yung kung paano kung ano magiging update niya sa design niya. Siya na rin nag-design eh. Yun lang. At ako'y kating-kati na. Maliligo na rin ako. So